Lumapit para magpasaklolo. Yan din naman kasi ang pakay ng programang ito ang tumulong. Partner Sol, tama ka dyan. Masarap sa pakiramdam ang magkawang gawa. Kaya simulan natin ang araw na ito sa pag-abante ng tulong. Kung matatandaan nyo, noong nagdaang Webes ay may inilabas natin no? Ang kwento ng apat na magkakapatid na namatayan ng mga magulang dahil sa bagyong Paeng. Sila po ay mula sa Barangay Laktugas sa Libacaw, Aglan. Namatay ang mag-asawang Linlin at Melo Katimpo sa pagguho ng lupa at pagragasa ng baha noong tumama ang bagyong Paeng. Sa pagkamatay nila Linlin at Melo, apat na musmos ang kanilang naulila. Nasa pangangalaga ang mga bata ng kanilang lola, subalit may sakit na po siya at hirap din sa buhay ang pamilya. Kaya naman humingi na sila ng tulong dito sa ating programa para sa pagpapaaral at pinansyal na suporta sa mga bata. At ang good news po, ha? Tungkol dyan, ngayon lang pong weekend, binisita ng mga kawani ng Libacaw Municipal Social Welfare and Development Office ang mga naulilang anak at nagbigay ng paunang tulong. Alamin natin ang detalye tungkol dyan. Makakasama po natin si Raul Nilasca, ang MSWD officer ng Libacaw, Aklan. Good morning po, Sir Raul. Yes po, ma'am. Good morning. Apo. Sir Raul, una maraming salamat po dahil umaksyon kayo kaagad. Binisita nyo kaagad yung pamilya. Kumusta po? Ano po ang tulong na maipagkakaloob natin sa kanila? Yes po. Last Saturday po, nag-visit po kami doon. And then we give already the burial assistance. At nakapagbigay na rin po kaagad si Governor Joe and Mira Flores. Pati na rin po si Congressman Haresco ng mga burial assistance po sa kanila. So later po, ipaprocess na rin po namin ang burial assistance pa rin, which is from the LGU. Ang office po kasi namin is nagkakandak rin po ng case management for the families. So hindi lang po yon ang mga financial na tulong, kundi na rin, pati na rin po yung mga supportive counseling po sa family, considering po na they are grief-stricken po yung mga family. So may case management po kaming ginagawa aside po sa mga binibigay na tulong kagaya po ng food packs or mga pagkain. Opo, na-appreciate natin yun, sir. Ano? Kasi hindi lang pinansyal ang tulong na kailangan, lalo't ang babata pa ng mga ito na mawalan ng kaanak ay talagang napakasakit sa kanila. Ano po? Tapos, sir, since yes, ang liliit pa ng mga batang ito, alam naman natin na meron din kayong educational assistance sa ilalim ng DSWD. Ano po ang balak natin para sa pag-aaral ng mga batang ito? Yes po. Na yung isa pong bata is nasa sa balik eskwela program under ng provincial government. Meron na po siyang scholarship. And then ang family naman po kasi is beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, which is nagbibigay po ng cash grant sa family. So assured naman po when it comes sa mga educational assistance ang apat na bata. Okay. So sir, ang klaro po dito, ang pag-aaral ng mga bata ay tutulungan, bibigyan sila ng educational assistance. Tama po ba? Yes po. Opo. Maitanong ko na rin sir, no, kasi ano po ba ang hanap buhay ni Lola na siyang mag-aalaga ngayon dun sa mga bata? Actually po, wala po siyang kabuhayan. Nag-engage lang po yan sila sa mga backyard gardening or nag-aalaga ng mga baboy at manok just to augment the income. Ang actual po, ang breadwinner po talaga kasi is yung father nila na kung saan ay ng abaka yun. Abaka stripping po. Yun po kasi yung major source ng kanilang livelihood. So, yun po ang kabuhayan nila. Okay. Yung po bang, balikan ko lang po yung scholarship ng mga bata, hanggang kailan po yung tulong na ibibigay natin sa kanila? Hanggang high school po ba ito o hanggang elementarya? Depende po yun sa assessment din po namin kung hanggang kailan. Basta kung assured naman po na meron naman kasi nag-o-offer, may mga private person na nag-o-offer na nagbibigay din po ng tulong.
So, ang program naman po namin is hanggang college, pwede naman po namin silang magbigyan ng educational assistance. Yan, napakaganda naman hong marinig yan ngayong Lunes ng umaga. Sir, last question na po galing sa akin. Posible rin ho ba na mabigyan natin ng pangkabuhayan na pwedeng pagsimulan itong si Lola para kahit papaano naman pandagdag dun sa baon ng mga batang ito? Yes po. Part po sa case management po namin is magkakaroon po kami ng family case conference. Pag-uusapan po yun ang kanilang family. And then kasama ko po yan dyan ang mga municipal link ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. This is also the program of the DSWD para po matulungan itong mga pamilyang ito. So part po yan, kasama na po dyan kung ano pong livelihood ang pwedeng maibigay po sa lola nila. Partner? Yes, oo. Sir Raul, si Jigo Postolero po ito. Tanong ko lang, yes po. Kasi sa bayan ng Libacaw, gusto lang malaman ng mga kababayan din natin na bukod sa mag-asawang Katimpo, may iba pa bang namatay dahil sa Bagyong Paeng? O kung meron man, nabigyan na rin ba sila ng tulong? Yes po. Actually, sa Barangay Luktuga po, lima po ang casualties doon. So, kagaya nung family po ni na Lenlen at Melo, kasama din po doon ang apat pa na nabigyan na po ng burial assistance nung pagpunta po namin. Ayun, tama. Eto, sir, no? Siyempre, may mga sitio o barangay pa dyan sa inyong bayan na isolated pa rin ba o hindi mapasok dahil sa mga nasirang daan. O, kamusta po ang relief operation sa mga nasalanta ng bagyo? Yes po. Mayroon pong medyo, buti na lang po at medyo malakas yung sikat ng araw for the last few days. Although may mga ulan-ulan. Nakapagbigay na po ng mga relief operations, food packs po sa mga nearby barangays. Mm-hmm. And this day, meron po nakatarget na po na mga far-flung barangays. Ngayon po, may nakaschedule po sa relief operation. Bali, pag-distribute po ng mga food packs po doon. Ayun, tama. Sir Raul, balikan ko yung dun sa mga barangay na hindi madaanan. May mga ganun pa ba sa ngayon, sir? Ang part lang kasi namin barangay is Dalagsaan and may part po sa Manika na talagang medyo malayo po yun. Mm. So yun po yung medyo hindi po namin ma-reach out agad-agad. Pero kumbaga, sinusunod.